heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. It will surely come to pass, said the Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid na masugid na sumusubaybay sa ating discipleship training tuwing Martes at Huwebes. Alas 8 ng gabi, binabati po namin mula sa GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinupuri natin ang Panginoon, lalong-lalo na po dyan sa, dito sa Sukat, iba sa Taguig, sa Binondo, no, sa Manila yung iba, sa Laguna, sa Nueva Ecija. Yung iba ho, na rin sa Bicol, sa Kabikulan ho, pagpalain kayong lahat ng Panginoon dyan, dyan sa Cotabato, sa Mindanao, sa Bacolod, at sa lahat ho ng ating mga televiewers sa Quezon nga pala, no? At dyan sa Nakar, sa Infanta, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. At ang gawa ng inyong mga kamay ay patuloy na palaguin ng Diyos. Kalakip ang pagpapala sa inyong kanya-kanyang pamilya. At ganoon din, binabati ko po lahat mga kapastoran, no? Lalong-lalo na po sa mga pastor na masugid na naglilingkod sa Panginoon at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Kalaki po ang kanilang mga asawa at ang kanilang pamilya. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, mga pastor, at patuloy nawa kayong pasaganain ng Panginoon at ang inyong mga pangailangan ay kanya pong i-provide sa inyo. At ito po hindi lamang simple, kundi ito po'y nag-uumapaw na pagpapala bilang mga lingkod ng Diyos. At binabati ko rin ang ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, dyan sa Canada, magandang gabi po, at dyan po sa US, Taiwan, yung iba ho ay nariyan ho sa Spain, yung iba naman ay nariyan sa Japan, sa Ireland, at yung iba nandyan sa Kuwait, sa Saudi Arabia. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. At tunay nga po ang sabi ng Bible, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So isa pong napakagandang katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon, what will complete the life of a person is none other than the word of God. So pagpalain tayong lahat ng Diyos at magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. But before that, I would like to invite everyone to join me in a word of prayer. Father God, in the name of Jesus, we thank you once again for giving us this wonderful privilege and opportunity to listen to your word. I pray, Lord God, that tonight our hearts, our minds, especially our spirit, are ready to receive the impartation that will about to take place, Father God. I pray in the name of Jesus, continue to enlarge the capacity of our spirit in order for us to partake, Lord God, and receive the revelations that are about to be unleashed tonight. I also pray, Lord God, those who are sick, we pray for your divine healing right now. I just sense, ano, mayroong iba sa inyo masakit ang lalamunan, yung iba ho ay may lagnat, ano. I pray, lift your hands and receive the healing right now in the name of Jesus. Iba sa inyo nag-alala, baka COVID yan. The Lord is just healing you right now. Receive your healing in the name of Jesus Christ. I also pray, Father God, for your divine provision to be released upon your people, not just in the form of financial or material, but especially the provision of wisdom, knowledge, and understanding, because we believe that what you have said in your word is true, that God had given us the abilities to accumulate wealth. I pray that the abilities you have deposited in our lives will be unleashed, will be stirred up, and Lord, it will be unleashed in order for us, Father God, to do the things and to accumulate wealth in order for us to advance your kingdom on earth. We give you praise and we give you honor. I pray that from the beginning to the end of our study, you will speak to us in a very powerful way, that we will not just remain blessed and built, but we will be transformed by the power of your word. We give you praise. At pagpalain niyo rin po, dalangin ko lahat mga kapastoran, lalo na pang mga kalusugan ng mga pastor. Patuloy po namin dinadalangin, O Diyos, ang kalakasan, ang mabuting kalusugan upang ang pagsulong ng iyong mga salita dito sa lupa ay lalong mapatibay at mapaigting, Panginoon, hanggang ang buong mundo ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, O Diyos. Patuloy namin inihiling ang iyong patnubay. At patuloy ka naming wini-welcome sa aming kalagitnaan as we gather in the cloud. I pray, Father God, in the name of Jesus,
that there will be a powerful shift in the spirit, that will allow your people to become strong, that will allow your people to walk according to your ways and to your will, and allow your people to live in holiness and righteousness. We thank you and we bless you. This we pray in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all the people of God declare, Amen and Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. Muli po, isa pong pinagpalang araw sa mga naroon sa ibang bansa at pinagpalang gabi naman dito sa ating mga kababayan at mga kapatid dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends in order for them to partake and receive the now word of God. So we are still, in the continuation. Now we're about to finish siguro mga ilang sessions na lang about biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory. And we are in the subtopic about the benefits and blessings of good and accurate sons to their spiritual father. Why? Because we believe that the moment father and son relationship is being established in the house of God, it is the ideal relationship that even the Lord God Himself, recommended, commanded, to the church. In the book of Malachi chapter 4 verse 5 and 6, it says, before the dreadful day of the Lord comes, bago ang Panginoon bumalik, bago may pangaral ang salita ng Diyos, ang news, the good news of the gospel into the whole world, ang sabi niya, I will send my prophet Elijah. He will turn the hearts of the children to the father and the hearts of the father to their children. So there is an ideal relationship that should happen before our Christ Savior, Jesus Christ, returned. Kaya nga ho, ito ho ang masasabi natin na move of God in the season, the father and son relationship. That is why the devil is so desperate that he doesn't want this message to be heard by people. Kaya kung ano-ano po mga pinapakinggang mensahe natin o ng iba, na kung saan pagdating sa father and son relationship ay nagiging allergic ho ang demonyo at maging ang mga tao'y kanyang nadaya na huwag makinig sa mga ganitong pangangaral. Alam niyo ho, ako po ay makikiusap bilang lingkod ng Diyos sa lahat po ng tagapakinig. Pakishare niyo po ito sa iba upang sila rin ay makapasok sa ideal relationship, which is a father and son relationship that will enable people to access their inheritance, because inheritance and transfer of legacy are only intended for sons and daughters, not for workers. Kaya nga ho, mahalaga na maunawaan ito. And because you are beginning to enter, and the moment a believer and a pastor entered into a covenant relationship called the father and son relationship, then that's the time the Lord will open the heavens. Why? Because God is a covenanted God. He honors covenant. That is why marami hong mga mananampalataya, and do not get offended, Marami mga mananampalataya in many, many churches, even in big or small churches, are behaving as orphans. Orphans has no father, walang kinikilalang tatay, walang kinikilalang nanay. That is why orphans lives constantly in difficulties and in trouble, Difficulties, troubles, puro survival of the fittest. Kaya nga ho, makita natin, kahit marami na hong nagkasabi sila ay mananampalataya, but because they fail to enter into a father and son relationship, they're suffering in their relationship with God. In their mind, they thought that they are sons and daughters of the living God. But in reality, they cannot feel it, they cannot enjoy it. Why? Because they fail to enter into a father and son relationship. So, sa mga nakapasok na ho, at kayo po ay naging spiritual son, spiritual daughter na sa inyong spiritual father, inyong pastor, maliwanag ho, all fruits are parallel, that not all sons are giving joy to the hearts of their parents. Others, they're giving pain, misery. Kaya nga, ang ating pamagat, ang ating pag-aaral is the benefits and blessings of good and accurate sons to their spiritual father. Bakit kailangan ito? Because I strongly believe if we follow the word of God, we will never be lost. The moment we follow God's word, we will never be dismayed. The moment we follow God's word, we will never be defeated. Okay, so the Lord gave me this 12-in-1 package of blessings and benefits bestowed upon you
through the ministry of your spiritual father, your pastor. Number one, your pastor is the carrier of your grace. So, ibig sabihin mo, ang grasya na kailangan mo para magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo at marating mo ang destiny na gusto ng Diyos na marating mo ay nakadeposito ho ito sa buhay na nagpapasar sa inyo. Sabi ni Pablo, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So, the grace that you need was deposited by God in the life of your pastor. So, how to access that grace? You need to be strongly and accurately connected to Him. Pangalawa, your pastor is the carrier of the now word of God for you. When you speak about the now word, it is the relevant word for the season. Lahat po tayo ay may iba't ibang season na pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga, ang word na dapat ating marinig ay hindi lamang ho yung a simple word, but it should be the now word, the fresh word. Kasi sinasabing now word, fresh word, or the proceeding word, it is the word for the season. Pag if you are receiving the fresh word of God, the word for the season, then you can move with God, and you can walk with God, and if you are walking and moving with God, then you are moving and walking on the winning side. At ang now word na yan, yan ang dinideliver ng taong nagpapastor sa inyo. So, ano, paano ulit natin ma-access yan? Through strong and accurate connection. Number three, your pastor leads you towards your provision. Ang sabi po sa Psalms 23 verse 2 to 3, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul, He guides me along the right paths for His name's sake. So, dito makikita natin one blessing and benefit that God had entrusted or deposited in the life of your pastor is he is able to lead you towards your provision. Sino bang ayaw na makapunta ka sa provision? Makinig ka sa akin, ano, marami po mga negosyante nakikinig sa akin ngayon. Nung kayo po na negosyo, nung kayo gamit lamang yung sarili kakayanan, kayo rin po ay kumikita. Pero nag-iba ho yan. Nung kayo po ngayon ay nag-acknowledge na ng blessing ng inyong pastor. As your pastor blesses you, while conducting your business, nag-iba ho yung flow ano ng business, lalong lumaki. Bakit? Because one of the blessing that the Lord had given, or one of the blessings and benefit that the Lord had given to you through the ministry of your spiritual father, your pastor, is he can lead you towards your provision. So kung kayo po ngayon ay nagkakaroon po ng problema sa access o nagkaroon po ng problema sa area ng provision, you better check your connection, you know, to your pastor. Why? Because your connection determines your supply. The stronger the connection, the stronger and the more supply you will receive. But if the connection is loose, kaya na sinasabi ko, ako po nag-aaral ho ng kahit ng 1 year ng electrical, doon ko po nakita, pag loose ang connection at yung pagdugtong dalawang wire, pag ito po ay loose, it will be the kumbaga, the point na kung saan yun ang magiging dahilan ano, ng pagkakaroon ng sunog. So, loose connection will short-circuit a believer. Kaya nga ho, kung kayo po'y nakikinig sa akin, madalas, palagi kong dinidiinan, mag-connecta tayo ng matibay, tama, at malakas sa nagpapastor sa atin because that He can lead us to our provision. Number four, He is God's hand forming Christ in you. So, nabasa na natin yan sa Awit 77:20. Ikaw o Diyos, anong una sa bayan mong parangkawan? Si Moses at si Aaron yung iyong naging kamay. Ano pa sa Galatians 4:19, even Apostle Paul told the Galatians, ang sabi niya rito sa mga taga-Galatians, My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. So one major blessing of having a pastor and acknowledging, respecting, honoring, and loving, and most especially obeying a pastor, is he is God's hand forming Christ in you. Why God needs to form Christ in us? Because only Jesus Christ defeated the devil. If our pastor, we allow our pastor giving him a free hand to form Christ in us, pag sinasabing forming Christ in you, there will be correcting, rebuking, training, and teaching na i-welcome mo sa pag-ministry ng pastor mo para ma-build si Kristo sa buhay mo at ma-forma siya. Once Christ is formed in our lives, then for sure, 100%, we can defeat the devil and we shall live and we will live a devil-free life. Like kung sinasabi, a Christ-like life is a devil-free life. To prove to you in the Word of God, it says in Matthew 4:11, and the devil left him.
So ang demonyo nilayasan si Kristo. So ito po ang mangyayari the moment ang isang believer ay nagiging Christ-like through the ministry of his pastor, allowing him to rebuke him, to correct him, to train him, and to teach him na pupurma si Kristo sa buhay mo. And that's the time na ikaw po ay magiging Christ-like, and that's also the time where the devil will leave you. Why? Because he cannot stay and he cannot dwell in the presence of Christ. Number five, he keep watch over your soul. Okay, so ito po isa pang blessing and benefit na makukuha natin kung tayo po ay mag-strongly and accurately connect sa nagpapastor sa atin. Siya po ang nagbabantay sa ating kaluluwa. Why? Because we were compared by God to a sheep. And a sheep without the presence, without the leading of a shepherd, that sheep will be lost. Kaya nga ho, napakagandang pagpapala ito, benepisyo, at ito po'y blessing na binigay ng Diyos sa mga tao na sumusunod at nagkukonekta strongly and accurately sa nagpapasor sa kanila. Mababantayan po ang iyong kaluluwa, mababantayan po ang iyong galaw. Kaya nga ho, napakahalaga na kilalanin natin, i-acknowledge natin yung nagpapasor sa atin. Number six, he is the makeup artist of your spirit. So this is a personal revelation to me by God. I'm just sharing it to you. Why? Because whether you will like it or not, in Ephesians 5:26-27, to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Isang araw po tayong lahat ay haharap sa Panginoon, at ang ini-expect ng Diyos sa church niya ay parang babaeng ikakasal. Sa isang kasalan, ang outstanding beauty ho ay walang iba kundi ang bride. At ito po ang ini-expect ng Panginoon sa ating pagharap sa Kanya, na tayo iharap na walang kulubot, walang dumi, bagkos tayo iharap na banal at walang kapintasan. Who can do this to us? Listen to me carefully. Look at me straight in the eye. Read my lips. Who can do this to us? It is none other than God, but through the ministry of our spiritual father, our pastor. Kaya talo ho eh. Makinig kayo mabuti. Talo ho ang isang tao na hindi po nagkukonek at sumusunod sa nagpapastor sa kanya. Ang mga taong nagbabaliwala sa kanilang mga pastor ay sila na rin ang dumudungis sa kanilang mga itsura para pagdating ng araw na sila'y haharap sa Panginoon, asang-asa na sila'y tatanggapin ng Diyos. But in reality, if you are not being cleansed and you are not being formed through the likeness of Christ, what will happen? Hindi ko po matitiyak at hindi ko rin po may gagarantiya na tayo po o kayo po itanggapin ng Panginoon. So sa gabing ito, kung narinig ninyo ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, it's now time to strongly and accurately connect to our spiritual father or our spiritual parents in order for us to be taken care of, to be formed into the likeness of Jesus, and in order for our pastor to watch us closely, because ang tupa is vulnerable ho sa atake ng kaaway. Ang isang mananampalataya ay hindi po tinitigilan ni Satanas sa pag-atake ng kanyang mga alipores. Kaya nga ho, safe lang, that the safest place for a sheep to dwell is none other than in the presence of his shepherd. It is not a literal connection, ano, but it is a spiritual connection. Paano mo ba ma-express yung spiritual connection? Every time your pastor preach the word just like this, then you are the one who apply it, and then the fruit of that application is very evident in your life. Kaya nga ho, maraming mga mananampalataya sa ngayon ay kung lampasuhin at ngudngurin ni Satanas ay ganun lang kabilis. Bakit? Because they are not strongly and accurately connected to their pastor or to their spiritual father. But look at those people who are strongly and accurately connected. The devil has no, kumbaga, has no chance to attack them. Why? Because they are under a hedge of protection. Watch me now. Your hedge of protection as a believer is another than your pastor. Pastors, listen to me. Look at me now. Your heads of protection is none other than your spiritual father or your spiritual mentor. That is why I challenge every pastor listening to me right now. You must have a mentor or spiritual mentor or spiritual or a spiritual father. It is non-negotiable. It is not optional. It is compulsory and it is a must. Because a pastor without somebody mentoring him or fathering him, that pastor cannot raise up sons and daughters in the house. Why? Because you cannot bring your people to a place where you have not been.
That is why mahalaga ho sa isang pastor na magbehave bilang spiritual son sa kanyang spiritual father, so that he can easily raise up his people or his congregation to sonship. Without sonship, without entering into a father and son relationship, patawarin niyo akong lahat, mahal ko kayo, but you cannot enter also to your inheritance and you cannot be entitled for the legacy transfer. Kaya nga, kung hindi nagkamali ang Diyos sa paglagay ng pastor na mangunguna at gagabay sa buhay mo, kaya magpasakop at sumunod ka na sa kanya ngayon na. 7, he is the depository of your success. So dito po tayo nagtapos ng nakaraan. So we've studied about the life of King Uzziah. So it's done already, you know. His spiritual father is none other than Zechariah, who introduced to him or instructed him to in the fear of the Lord. Ang sabi ng Bible sa verse 5 ng 2 Chronicles 26, as long as he sought the Lord, God gave him success. Ang galing, you know. Si Uzziah naging hari for only 16 years old. Walang alam sa pamumuno. But because of the shepherding, sabi shepherding, the leading, the instruction of priest or pastor Zechariah, he was able to discover and he was able to know and walk according to the fear of the Lord. At ang sabi ng Bible, as long as he sought the Lord through the instruction of his pastor Zechariah, God gave him success. Your pastor is the depository of your success. That is why you better be connected. You better be strongly and accurately connected. This is the kind of message that the devil doesn't want every believer to hear. That is why I challenge you. Okay, hindi naman ho kayo ang papagalitan. Ako, just share this to them in order for them to hear it. If they will accept, yes, it's good. But if they will not, at least they've heard the truth. Because we believe that the Word of God is a powerful seed that it can never be destroyed. But instead, it will destroy all false doctrines, all false teachings. Kaya kailangan marinig dapat ng bawat isa itong mensaheng ito, kasi ito yung pinakamensahe na ayaw ng demonyo marinig ng lahat ng Kristiyano. Are you brave enough? Do you have the courage to share this message to your friend? Ulitin ko, hindi naman po kayong atakehin eh. Ako pong nangangaral. Okay, so just share it to them. Okay, so another proof that he is the depository of your success, 2 Chronicles 20:20. And in the morning they left for the desert of Tekoas. They set out. Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah, and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets or servants, and you will be successful. The Lord had already delivered to us, revealed to us his job and the job of his servant. When it comes to upholding, okay, pagsabing upholding, pagpapatatag sa atin, gawain ng Diyos yan. But when it comes to the strategies of success on earth, he already deposited it to his servant. That is why connection, strong and accurate connection to your spiritual father or your pastor is really a must. Non-negotiable, okay, non-negotiable. It is not optional, it is compulsory. Mga kapatid, kung kayo po ay talagang mananampalataya at talagang anak ng Diyos, you will never allow this message na lumampas sa tenga mo. Bagkus manatili to sa puso mo, lalo tigit lahat sa espiritu mo, at dalangin ko'y hindi ka makatulog sa gabing ito kung hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. So, hinimay natin yung 2 Chronicles 20 because napakayaman ho ng salitang ito. Okay, ng salita ng Diyos na ito, napakaraming prinsipyo tayong makukuha. So bibilisan ko lang ho kasi gusto kong tapusin ito, itong 2 Chronicles 20, no? Para makita nyo rin ho, si Jehoshaphat ay nagsimula ng tama. Pero sad to say ho, sa huling yugto ng kanyang buhay, nagkaroon po siya ng wrong alliance. Kaya nga mga kapatid, please, wrong connection, okay, to wrong people will destroy and abort your God-given destiny. That is why surround yourself with the right people. Surround yourself with the godly people. Surround yourself with people who always push you closer to Christ. Ulitin ko. Jehoshaphat started right, but he finished wrong. Bakit? Because sa bandang huli ng kanyang buhay, which is mga pag-usapan natin mamaya,
siya po ay nagkaroon ng wrong alliance at wrong connection. Kaya mahalaga ho, habang palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon, let us examine the people who have access in our lives. Hindi lahat ng tao, mabuti man siya o hindi, ay bibigyan mo ng access sa buhay mo. Just surround yourself first with the right people, kung nagsusulat kayo. Pangalawa, surround yourself with godly people. Number three, surround yourself with people who always push you closer to God. If these are the kind of people na nakapalibot sa'yo, mga kapatid, safe na safe ka. And of course, always strongly and accurately connect to your spiritual father. Nagkakanuan mo tayo. Magsalita man ang lahat ng tao at magbigay man ng kanilang kuro-kuro at opinion, dapat sa mga sandaling ito, mayroon ka ng isang tao na settled na sa isip mo, settled na sa puso mo, settled na sa espiritu mo na pakikinggan mo. Yes, the whole world can give their views to you, but settled ka na na mayroon kang taong pakikinggan kung sakaling kailangan mo ng gabay at patnubay sa buhay mo. Sino ito? Ito'y walang iba. Kung ikaw ay Kristiyano and you belong to a church, that is the wisdom of God through the ministry of your pastor. Pakimakinig kayo sa pastor nyo. Ano man ang inyong marinig, sino mang nangangaral, lagi nyong tandaan, makinig lamang po kayo sa nagpapastor sa inyo. Sapagkat hindi ang Diyos nagkamali sa taong ibinigay sa buhay mo para magpastor sa iyo. So, Jehoshaphat had a tragic ending. Ito yung dapat na-avoid natin at maging aware tayo dito. So, ulitin ko lang, ano, in 2 Chronicles 20, in your screen, makikita nyo yan, no? Verses 1 to 3, nagkaroon ho ng alliance, itong Meunites, Ammonites, even Moabites, na nag-result para sila ay umabot sa parang kasindami ng buhangin sa tabing dagat. At ito po'y na-alarma si Jehoshaphat at hindi niya alam ang gagawin. That is why he is having a problem, no? Talagang grabing pagsubok ito. Pero ito po ay nakuha tayo ng prinsipyo dito kung paano po natin ito magamit. Eh, no? Kasi tayo rin, whether we like it or not, nakakaranas rin tayo ng mga overwhelming problems. There are problems that are beyond our control. What to do? So ang ginawa nila Jehoshaphat, they resolve the issues by inquiring the Lord and empowering their spirit through fasting. Alam niyo ho, itong ganitong klaseng mga prinsipyo ay napakahalaga. Kasi maraming sa atin, pag nakaranas ng mabigat na problema, ang una pong tumatama sa atin ay yung takot. Una pong tumatama sa atin yung pangamba, which is naranasan din naman ni Jehoshaphat. But it is very important, you know, to have a godly leader. Jehoshaphat was a godly king, leading Judah, na kung saan pagdating ng mabigat na pagsubok na higit sa kanyang kakayahan, alam niya kung paano gawin. Niresolve ba niya ang issue by inquiring of the Lord and building their spirit strong through fasting. Kaya nga ho, napakaganda, no? Na sa mga susunod doon ng mga eleksyon na ating pong itong bansang kasing ito natin ay demokratiko. Sa mga susunod na eleksyon, kung kayo naman po ay buboto, piliin natin yung taong may salita ng Diyos. Hindi man po siya sikat. Alam mong hindi siya mananalo. Mayroong ganyan eh. Kasi mayroong mga Kristiyano ang utak din. Ano pa rin eh. Makamundo eh. Yan, pag ang taong yan ay mananampalataya ni Kristo, sumusunod sa salita ng Diyos. Manalo man siya o hindi, mababa man siya sa survey, huwag mong ikompromiso ang buto mo, kapatid. Iboto mo yan sa tao na makadiyos at hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos. Minsan tayo mga mananampalataya, natatangay din ng survey-survey na yan. That is why yung bansa natin nagsasuffer. Hindi demonyo ang kontra dito, ang kontrabida dito sa bansa natin. Hindi lang mga Diyos-Diyosan. Ang pinakasusi bakit naghihirap ang bansang ito ay ang kaignorantihan, the lack of knowledge, especially of God's people. Ito, hindi ko, ano na, ito narinig ko. Mayroong ibang mga mananampalataya ang katwiran. Eh, kung yan ang ibuboto ko, eh, Kristiyano ngayon, eh, kung ibuboto ko naman, tiyak naman talo, sayang naman ang boto ko. Paano sayang ang boto mo? Hindi nasasayang ang isang boto na ibinoto mo doon sa tao na makadiyos at may salita ng Diyos.
Ang nakakapanghinayang ibinoto mo sa isang taong walang salita ng Diyos at hindi kilala ang Diyos, kaya nagsasuffer itong bansang ito. Nawa, magbago na ho ang lahat ng mananampalataya mula ho sa mga national leaders, mga bishop, mga pastor, reverend o sino man maging sa pinaka-ordinaryong mananampalataya. Huwag nating ikompromiso ang ating boto, ibigay natin ito sa tamang tao. Siya man ay mataas sa survey o kulelat sa survey, huwag nating ipagkanulo ang ating pagiging mananampalataya sa kamangmangan lamang. That is why it is very important to inquire of the Lord. It is very important, ano? Dito sa prinsipyong ito ay palakasin ang ating spiritual, ang ating espiritu, sapagkat the moment we win, or we won, or we win the battle in the spirit, then it will be easy for us to win the battle in the flesh. Okay? And then, pangalawa, sa 2 Chronicles 24, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. So, mahalaga ho na dapat maunawaan natin kung mabigat ang problema, kung kayo may nakikinig sa akin ngayon, you are facing a very difficult problem, you are facing kumbaga, a challenge in your life na talagang akala mo wala nang pag-asa, please listen to me. Gawin natin ang prinsipyong ito, huwag ka maghanap muna ng solusyon. Kasi alam mo, kahapon ka pa, ilang linggo ka na naghanap ng solusyon, wala ka magitang solusyon. Ang solusyon sa problema mo, Diyos, speak God. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, una mong hanapin ang Diyos. Una natin siyang hanapin kasi siya ho ang sagot sa lahat ng kailangan natin. Imposible man ang problema mo, ang sabi ng Bible, walang imposible sa Diyos. Wala namang lunas siyang karamdaman mo. Ang sabi ng Bible, He is our great healer. Ikaw man ay nadidepress ngayon, ang sabi ng Bible, He is our great counselor. He is our great and everlasting Father. Nagkakanawan tayo. Seek God, not solution to your problem, because the moment you seek God, He is the answer and He will be the one to lead you to the right solutions. Seek help from God, not from people. People, they can help you in a limited way. God can help you in a limitless way. Oh, my friends, ibahagi nyo ang mensahe nito para marinig ng iba. Corporate worship is a must. The unity of God's people coming to Him. Mahalaga ho, sa oras ng pagsubok, mayroong kang alliance, mayroong kang mga tao na makakasama mo sa pananalangin na talagang may malasakit sa iyo. Hindi lamang ho, tayo mayroong mga prayer partners. Okay, prayer partners, because inutos sa atin na magkaroon, hindi lang ho. If you want to have a prayer partner that will agree without a shadow of doubt to you, look for that person. Rare breed ho yan, yung mga true prayer warriors, yung mga intercessors. Rare breed yan. Hindi ko mo nakapag-seminar intercessor na kaagad, hindi ho. Ang tunay na intercessor at prayer partner, ito yung tao na walang ibang ninanais kundi mapalapit ka sa Diyos. Ito yung tao na walang ibang ninanais kundi makipag-isa sa iyo sa Espiritu, makipag-isa sa iyo sa pananampalataya para mag-agree kayo, para matupad niyo yung Matthew 18 na kung may dalawa na nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay, ito'y ibibigay sa kanila ng aking Ama. Have you person? Ngayong gabi, hanapin mo yung taong yan. Kaya nga, ini-encourage ko ang mga mag-asawa, pag kayo manalangin, mag-agree kayong dalawa. And then, isama niyo yung mga anak. Dito, kasama mga anak nila eh. You come together with God, to God in unity. You come together to God to worship Him. Ito ho ang pinakamagandang nangyayari. Ang mahalaga ho, ay alam natin to, mga prinsipyong ito. Pag mayroon tayo, yung pagsubok na kinakarap, hanapin ang Diyos. Problema, solusyon ang hinahanap, pera ang hinahanap, gamot ang hinahanap. Hindi ko sinasabing masama yan. Please understand me, don't get me wrong. Unahin mo ang Diyos. Kasi pag ang Diyos inuuna mo, siya ay liwanag. Ang gusto ng Diyos, diba pag ikaw nasa problema, nadidimlan ang kaisipan mo. Pag ikaw nasa problema, hindi mo halos alam ang gagawin mo. Iba nga natutulala. Sa mga ganitong problema, unahin natin ang prinsipyo, hanapin mo Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay liwanag. Una, bibigyan kanya ng kapayapaan.
At yung kapayapaan na yun, ibinigay ng Diyos sa isipan mo, papanatag ka. At habang napapanatag ang isang tao, nagkakaroon siya ngayon ng maayos na pag-iisip. Hindi na siya na-stress. At pag maayos ang iyong kaisipan, nakakapag-isip ka ng maayos, nakakapaghanap ka ng tama at maayos. At kung humingi ka ng tulong, huwag sa tao. Because sila, humingi sila ng tulong sa Diyos. Because ulitin ko, man can only provide a limited help. But God can provide a limitless help, limitless provision. Anything that comes from God are limitless. That is why ang ganito mga mensahe, ayaw ng demonyo marinig ng mga tao. Why? Because alam niya na pag napakinggan ito, madidismantle at madidestroy na naman ang kanyang mga trap or traps na binibigay sa bawat mananampalataya. So, it is very important na mahanap natin. Corporate worship is a must. Mayroon tayong mga prayer partners na walang ibang ninanais kundi ang ikabubuti natin at mapalapit tayo sa Diyos. Mga prayer partners na handang sumampalataya at makiisa sa iyo para matupad yung Matthew 18:18 that may kung mayroon man dalawa na nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay. What a challenge. What a revelation. Anumang bagay. Walang pakialaman Diyos kung maliit o malaki yan. Basta mayroong kang prayer partner na nakasundo mo, hindi nagdududa, at pareho kayo ng pananampalataya. Ulitin ko, hindi lamang nakapag-seminar. Marami ho nagsiseminar eh. Bilang intercessor. Pag nakapagtapos ang seminar, ginagawa nating sistema ng Babylonia eh. Pag sabihin Babylonia, worldly system eh. Na pag nakapag-seminar, pwede na. Yan ho ay parang paggawa ng langgunisa lang yan eh, sa TESDA. Pag nakapag-seminar ka, pwede ka nang gumawa ng langgunisa. Eh, sa paggawa ng langgunisa ho yun. Patawad ho ah. Binibigyan ko lang para madiinan ko yung punto. Pero kung gusto mo sa prayer partner ho, when it comes to spiritual connection, spiritual partnership, there should be a spiritual connection. There should be an spiritual interlocking of hearts. Kaya mahalaga na tayo po strong and accurately connected sa nagpapastor sa atin para in times that we are in trouble, we can easily ask for his help. We can easily ask for his prayers. At ikaw ay mag-a-agree na lang. Kung hindi man, mayroon din tayo mga kapwa mananampalataya na talagang walang ibang ninanais kundi ang ikabubuti mo, mailapit ka sa Panginoon, makiisa sa pananampalataya. Then stick closer to that person, or to that brother or to that sister in the Lord. Yan ang mahalaga eh. Prinsipyo ho yan. Now, in verse 5 to 9, o hanggang 11, verse 5 to 11, makita natin na sila Jehoshaphat ay pumunta sa templo. Okay? At doon na nalangin kasi may pangako ang Diyos na sa oras na mayroong pagsubok, may trouble, mayroong salot, you come to this temple na pinagawa niya kay Solomon at doon sila tatawag sa Diyos at tutugunin niya sila. Nakita niyo ho yung godly leader? A godly leader knows what to do in times of trouble. A godly leader knows the right thing that is pleasing before God. Alam niya eh. Dito, alam niya rin yung right place. Alam niya rin yung appointed place ng Diyos. Sa kaso nila ni Jehoshaphat, lumapit sila sa templo na pinagawa ng Diyos. Coming to God in the right place, coming to God in the appointed place. Sa mga na previous studies natin, the appointed and the right place for a believer is none other than His church. Kaya nga, inalaw ng Diyos na mayroong isang araw ng pamamahinga. Sa ating mga Kristiyano, mananampalataya, ayan ay ang araw ng Linggo. Huwag tayong mag-miss. Please, makikiusap ako. Nako, ilang ulit na ito. Okay? Huwag niyong i-miss ang face-to-face. Huwag niyong i-miss ang pananambahan paglinggo. Sapagkat yan ang panahon para ikaw ay makapag-worship, makapagpuri sa Diyos nang walang hadlang. You can shout at the top of your voice your praises and worship to God. Di alam ng mga nag-a-absent yung kanilang mga nawala sa kanila. Okay, kayong mga nag-a-absent palagi ha, makinig kayo mabuti. Yung binabaliwala nyo lang yung Sunday, akala nyo ordinary day. Sunday is not just a holiday. Sunday is not just a Sabbath day. Sunday is the Lord's day. God had given you 6 days to do your work, to do your thing.
But on Sunday, the Lord wants you to be in His presence in order for you to be empowered, in order for you to be strengthened, in order for you to be guided. Pero look at this foolishness na na-accumulate at nakuha ng maraming so-called mananampalataya. Alam niyo ho, ito mabigat ang aking sasabihin. If you believe that you're a believer of Christ, you're a believer of Christ, pero wala kang nikatiting na conviction, okay, hindi ka nakukonvict ni katiting. Pag hindi ka nakaten ng Linggo, ni walang conviction na katiting sa iyo. Mag-isip-isip ka, kapatid. Because a true believer of Christ, sa kanya malaking kasalanan yung hindi siya makadalo sa gawain ng Diyos. Alam niyo bakit? Ano ba meron sa gawain kasi, Pastor? Yung pagdalo mo sa church, it is the right place and the appointed place of God where God can meet you and you have an encounter with Him. Nakita mo na? May encuentro mo ang Diyos doon sa church. Kasi nga, it is not just a gathering, but it is a divine appointment. Watch me now. Sulatin niyo. Sunday, or a day of worship, the Lord's Day, is God's divine appointment with His people. Sulat niyo. Divine appointment. Kaya nga, you cannot afford to lose. You cannot afford not to attend. Nagkakanawan tayo. Kaya nga ho, kung walang ganitong pagpapaalala, para lang nating binabaliwala ang napakahalagang araw na yon na itinakda ng Diyos para sa atin. Anong pwede mangyari doon? Anong mga meron? Worship. You can sing your praises, you can shout at the top of your lungs, at the top of your voice, your praises and worship to God, celebrating His goodness and faithfulness. Pangalawa, prayer. You can pray to God as much as you want. Nagkakanuan tayo na hindi, marami kang hindi nagagawa sa bahay mo na pwede mong gawin doon sa simbahan o sa church sa kinabibilangan mo. Ano pa? Listening to the Word of God. Marami yung iba, tapos na ho ang pandemic, yung iba na nanatili pa rin sa mga tahanan, mag-online na lang ako, Pastor. Tapos na ang pandemic, you have to be present in the face-to-face gathering. Nagkakanuan tayo. Okay? Yung iba ho, alam niyo na kung sino kayo, naintindihan ko na po kayo. Okay, kasi nagpaalam at alam ko valid ang reason niyo. Pero sa mga iba na hindi, anong nawala sa iyo? Yung pakikinig ng salita ng Diyos live. Listening to the Word of God during Sundays is simply feeding your spirit. Alam niyo ho, kung live streaming lang at wala talagang face-to-face gathering, justifiable yan. Pero pag mayroong face-to-face gathering, in-announce, you have to attend. Pag hindi ka umattend, ano nangyayari? You are doing, you know that you know what is good, but you are not abiding and obeying and doing it, then you are committing sin. James 4:17, ang sino man nakaalam ng kanyang gagawin ay tama, at pagkatapos hindi niya ginawa, siya ay nagkakasala. Malinaw. Ito pa, ano bang tama? Pag hindi ka makadalo, magpaalam ka. Kasi hindi, ang aso nga, pag nawala, inahanap. Tao pa kaya. Alam mong miyembro ka ng isang iglesia, hindi ka nakadalo, may pastor ka, ba't hindi ka nagpapaalam? Kasi, ang ganyang action ay lawlessness. Kaya ang ganyang klaseng mga galaw at attitude ng mga mananampalataya, yun ang nagiging bukas na pinto para sila'y lusubin ni Satanas at sila ay atakihin. Alam niyo, pag wala ganitong mga pangaral, akalain mo okay ka lang. Feeling mo lang yun. Kasi ang atake ni Satanas parang cavity sa ngipin. Akala mo simple lang. Gaganong-ganong ka, parang okay naman. Pero hindi mo alam, nakapasok na yung cavities. Isang araw, magulat ka na lang, sira na yung ipin mo. Ganon din. Hindi ka ng demonyo atakihin ng biglaan. Paunti-unti. Bakit siya naka-atake ng paunti-unti? Kasi yung mga mali-mali mong ginagawa, dahil hindi ka nakikinig. Una, hindi ka strong and accurately connected sa nagpapastor sa'yo. Delikado ka, kapatid. Ano pa? Nakikinig ka ng salita ng Diyos, nabibuild, napifeed mong spirit mo. Ano pa? Pinaka-the best na point, pinaka-the best na part during Sundays is when you can honor. You can come and honor before the King. Imagine mo, hindi ka makakakuha
yung appointment sa ating presidente sa Pilipinas, ha? Pero ang Diyos, presidente ng mga presidente, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makakalapit ka at makakapagbigay ka ng honor mo through your tithes and offerings. Nakita niyo? Kaya maraming namimiss. At pag ikaw ay palagi mo namimiss yan, lalo mong nilalawakan ng pinto para kay Satanas na atakihin ka. Nagkaintindihan tayo? Marami man na ng palatay, hindi edukado. Kaya nga may people perish because of lack of knowledge. Pag tithes and offerings, nalulungkot na sila. Bakit? Mababawasan yung kanilang pera. Tamang mga ano yan. Ang pinaka-exciting na bahagi sa paglilingkod sa Diyos during Sundays ay ang pagbibigay ng iyong tithes and offerings. Bakit? It is coming to the King. It is simply coming to the King, honoring Him with what He had given you. Alam niyo, yung tithes and offering, yan po ay loyalty check ng Diyos sa atin. Are you loyal to God as a citizens of heaven? Are you loyal to your King? Kaya nga, pag may binigay sa iyo ang Diyos, 100% kanya yan, pati hininga mo, pati buhay mo, mauntog tayong lahat sa katotohanan ngayong gabi. Walang meron tayo, lahat galing sa Diyos. Kaya nga, pagdating ng Sunday, face to face, right place, it is the right place, it is the appointed place of God, you must show up. Not because dahil kailangan, because you're excited to worship and honor your King. Ay, baliktad ang iba eh. Pagka tithes and offering, nanlumo na. Mali. Dapat pag tithes and offering, naglundag-lundag ka, naglulumukso ka, excited ka, habang nag-i-exhort pa lang yung, nag-i-exhort pa lang sa giving, yung paa mo talagang nangangati na, gusto nang umabante at magbigay. Bakit? Excited ka na mag-honor sa hari. Yan po ang pinaka-exciting eh. Yung pagdadala ng mga pagpapala mo at ibabalik mo sa Diyos. Wow! Yan ang pinaka-exciting sa lahat. Ano pa? Ano pa? Yung basbas ng pastor mo. Okay? Yung babasbasan ka ng pastor mo, priestly blessing yan. Okay? Priestly blessing ang tawag dyan. Yung bang pagkatapos yung mag-iwahiwalay face to face, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak at ang patnubay ng banal na Espiritu ay sumain yung lahat. Ay, nako! Pag yan, bantayan mo. Maraming iba talagang mga wala sa hulog. Bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Hindi pa tapos ang service, lumayas na. Okay? Yan ang problema. Hindi nakatanggap ng basbas. At pag wala ka natanggap na basbas, may delikado ka, kaibigan. Delikado ka, kapatid. And that is the problem with many. Because we always fail, okay, to receive the blessings from the Lord because we neglect the gathering, coming to the right place and coming to the appointed place. Napansin nyo, nung sila'y naroon na, si Jehoshaphat po ay nagkaroon ng kaluwagan, ano, ng pakiramdam. Verse 12, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Wow! Sa ganitong mga pagkakataon, because tama ang ginawa ni Jehoshaphat, inquire of the Lord, they build their spirit strong through fasting, and then they seek God, they seek help from God, they are united in coming to Him, and this time, they come to the appointed place, they come to the right place. What comes next? They begin to acknowledge their limitations. Mga kapatid, sa oras po na tayo po mayroong mga pinagdadaanan, huwag na ho tayong magpupumilit at magbida-bida na kakayanin natin. Let us acknowledge our limitation. To acknowledge our limitation na hindi po karuwagan o hindi po kabawasan sa ating pagkatao. Si Jehovah po'y hari, pero nagsabi siya, we do not know what to do, but our eyes are on you. Believing in His power. Another principle, we need to believe in the power of God. May magagawa ang Diyos. Ang tao wala, even yung mga magagaling na doktor, espesyalistang doktor, anong sinasabi nila? Pag wala silang magawa, ipasas na lang natin. Napansin nyo, itong mga katagang ito na minsan natatawa tayo, pero yan po yung katotohanan. Kahit mga espesyalista at magagaling na tao, pag wala na silang magawa, sinasabi nila, ipasa Diyos na lang natin.
kung iyong bagalan yung pagbasa, pagsalita, ipasa sa Diyos na lang natin. Tayong mga mananampalataya, kung yan lang naman palang sasabihin ng mga espesyalista at magagaling na tao na nag-aral ng matagal at nagsunog ng kilay para sa pag-aaral, pag hindi na makaya, ipasa Diyos pala. Eh bakit pa natin hintayin? Ngayon pa lang, ipasa Diyos na natin. Sayang naman yung ating pagiging mananampalataya. I challenge you tonight, maximize your sonship. Maximize your sonship. Anak, kung ikaw hikahos, malamang mayroon kang mga prinsipyo ng Biblia or mga salita ng Diyos na nabaviolate mo. Kasi ang isang masunurin salita ng Diyos, hindi po kalamang kinakapos, siya po'y pinagpapala ng Diyos. Look at yourself. Huwag kang tingin ng tingin sa iba, sa sarili mo, tingnan mo. Ano pa? Fixing our eyes on Him, not on our problems. Hindi po ako nag-exaggerate dito. Kung mabigat ang problema mo, bilang tao, hindi mo maiwasang isipin ito. Pero kung bilang Kristiyano at pananampalatayang tunay ni Kristo, pipiliin natin ituon ang ating pananaw kay Jesus na ating pasa ituon sa problema na wala ka namang magagawa. Mga kapatid, mga prinsipyo ito na makukuha natin sa ikalawang kronika. Okay? Kalawang Kronika 20. Ano pa? 13. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came to Jazel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, son of Mathaniah, a Levite and descendants of Asaph, as he stood in the assembly. Number one, all our effort and sacrifice in serving God will never be in vain. It will be the inheritance of our next generations. Mapansin niyo ho, limang generations ito bago kay Jezel. Mula kay Asaph hanggang kay Jezel, limang. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Life is difficult, but God is good. Let me repeat. Life is difficult, but God is good. Let us dwell in the goodness of God, in the faithfulness of God, rather than looking at the difficulties of life. Totoo yan. Mahirap ang buhay, pero mabuti ang Diyos. At ito ang nagiging dahilan para hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko, ba tayo. Dahil sa ang kabutihan ng Diyos, kaya nga ulitin ko, iko-correct ko ito. Yung palagi sinasabing, God is good! Sasagot naman ng mga tao, all the time, and all the time, God is good. Sa unang tingin, tama. Pero mayroong mas tama na nakalagay sa Bible, biblical. Taste and see that the Lord is good. Declaring that He is good, no question about that. Because God is really good. Pero walang impact sa buhay mo yan. But the moment you taste, the moment you experience, the moment you see the goodness of God, it's a different thing. Iba yung dineclare, iba yung naranasan. Ang gusto ng Diyos matan, di lamang i-declare mo. Kasi the moment you declare, hindi naman magbabago dyan. Talagang tunay na mabuti siya. Pero yung matikman mo yung kabutihan niya, pag dineclare mong God is good, it is now accompanied with a manifestation of His goodness through your life. At yun naman ang ipapasa mo sa next generation. Ulitin ko, papaalala ko lang. Marami ako mga naririnig. Okay, anak, mag-aral ka mabuti. Kasi yun lang ang tanging may papamana ko sa iyo. Marami hong graduate, walang trabaho rin eh. So, ibig sabihin, it's not education na tama mana mo. Ang dapat mong ipamana sa mga anak mo at henerasyon mo at kapwa, yung tama, banal, at matuwid na relasyon sa Diyos. Because the moment you give that good, accurate relationship with God, ang iyong may pamana sa iyong next generations, yan po ang pamana na kailanman hindi maaalis at makukuha sa kanila. Pangalawa, every time God move, He will always use a man. Nakita niyo ho, hindi ho anghel ang bumaba, kundi Espiritu ng Diyos na, okay, lumukob kay Jahazel ng Diyos, may tao siyang gagamitin. Look at me please. In the context of the church, ang gagamitin ng Diyos,
para ikaw ay pagpalain ay walang iba kundi ang pastor mo, ang taong yan. Kung kayo naman ay pastor, wala pong ibang gagamitin para kayo pagpalain kundi ang iyong spiritual mentor, ang iyong spiritual father. Makinig kayong lahat mga kapatid. Mayroon ka na bang na-establish sa buhay mo na isang tao na handa kang makinig? Kung ikaw man ay i-rebuke, i-correct, turuan or i-train, ready kang makinig sa taong yan. Kung hanggang ngayon wala ka pa rin taong pinapakinggan para magsalita sa buhay mo, you are putting yourself or you are placing yourself in a very dangerous position. Because sa oras na ikaw ay magkaroon ng mabigat na pagsubok o hamon, walang tao na pwede magsalita sa buhay mo, gagawin mo ang lahat ng nasa isipan mong tama. Ang Biblia na mismo nagsabi, there seems a way that right to at the end, destruction. Mga kapatid, sino ang taong pinapakinggan mo? Bilang pastor, sino ang kinikilala mong spiritual mentor or spiritual father? Mahalaga yan para ikaw din ay magiging spiritual mentor or spiritual father sa iyong mga kongregasyon. Ano pa ang pangatlo? Make sure you are connected to the strategic man God uses. Because Jehoshaphat, okay, listened to the servants of God, and Jahaziel is one of them. He was connected to the strategic man. Mahalaga ito sa bawat kinapin natin kung sino ang taong kanyang itinalaga para tayo ay gabayan. At kung malaman mo na yung taong yan is, he is the man of the hour, he is the man of the season, you have to connect to that man. Because the moment you connect to that man, then you can also move and walk and operate with God in the season. Ulitin ko, if you are moving, walking, and operating with God, then everything you do is for sure it will bring you victory. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Hallelujah. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by them at the end of the gorge of the desert of Jeroboam. What's the principle? God releases His accurate instructions through His servant, the man of God. Mga kapatid, let's do a spiritual check-up tonight when it comes to this revelation. When the Spirit of the Lord, okay, fall on Jahaziel, ito ang sinasabi, the battle is not yours, but God's. Anong ibig kong sabihin? Ang prinsipyo na makikita natin dito, God releases His accurate through His servant, the man of God. Tanong, magkaroon tayo ng spiritual check-up. Gaano kahalaga sa iyo, kapatid, ang mga salita ng Diyos na binibitawan ng iyong pastor? Ulitin ko ang tanong, ha? Huwag magmadali. Huwag agad sasagot. Pagbulay-bulayan. Gaano kahalaga sa iyo o kaimportante sa iyo ang salita ng Diyos na pinapahayag o tinuturo o pinipreach ng pastor mo? Because aminin natin o hindi, maraming mananampalataya, ang salita ng Diyos to ay baliwala lang sa kanila. You are messing up, mga kapatid. Nagkakalat ka pag ganyan ang attitude mo. Dapat every time you listen to your pastor, you listen to your mentor, you listen to your spiritual father, bawat kataga, bawat salita ng Diyos na kanyang binibitawan, dapat mahalaga sa iyo. Pinapahalagahan mo. Kasi ang Diyos ay nagre-release ng mga accurate instructions niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod, the man of God, in the context of the church, to your spiritual father, in the context of the pastors, to your spiritual mentor or spiritual father. Gaano sa'yo kahalaga? Siguro habang nakikinig kayo sa akin ngayon, karamihan sa atin guilty pagdating sa aspeto na yan. Because we treat the Word of God as a simple thing, because of too much familiarity sa pastor na nagli-lead o nagsasalita sa atin. Minsan yung mga salita, akala natin salita lang ng pastor. Hindi natin naisip. Thessalonians 2:13, ang sabi ni Pablo, kami nagagalak
sapagkat tinatanggap ninyong salita ng Diyos, hindi salita ng tao ang aming sinasabi, kundi tinatanggap nito bilang salita ng Diyos mismo na siya namang gumagawa sa inyong mga puso. Mga kapatid, gumising po tayong lahat. Huwag nating itratong simple ang mga salitang binibitawan ng inyong mga pastor sa mga pulpito ninyo. It is no longer about the pastor. It is no longer about the chronology, okay, yung arrangement or yung pinaka-tema ng mensahe. Yung chronology ng ano, ang batawag dyan, yung order ng kanyang mensahe. But it is about your attitude towards the words, hearing the words. Napansin nyo, kasi dito, nire-release ng Diyos ang accurate message niya through His servant, the man of God. Kaya nga, malaking problema ang kinakaharap ng bawat o ng maraming churches ngayon. Because ang ibang tao pumupunta sa church dahil may aircon nakatulog. Yung iba pumupunta sa church dahil naghahanap ng madadam mensahe. Church, para lamang mabless. Yung iba pumupunta sa church para lamang mag-praise and worship. The word or the actions of God na gusto niyang ipaabot sa iyo tuwing Linggo ay kanyang nire-release sa pamamagitan ng kanyang lingkod na walang iba kundi ang inyong pastor. Gaano ka-importante at gaano kahalaga, paano mo pinapahalagahan ang salita ng Diyos na pinipreach ng iyong pastor. Sasagot na pastor, binabaliwala or wala ako talaga maintindihan kasi hindi ako nakapag-focus, hindi ako concentrate. Right sa iyong kinaupuan, repent now. Because maraming nasayang na mga salita ng Diyos na magsilbisa ng sandata mo para sa laban na kakaharapin mo sa darating na panahon o sa laban mo ngayon. Kaya ikaw ay nahihirapan, kaya ikaw ay nag-struggle ngayon. Sapagkat you fail honor the word of God being preached by His servant. Dito malinaw ang sabi ni Jahaziel, do not be afraid, do not be discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Mga kapatid, tanda, kung ibig mong makuha ang salita ng Diyos na intended para sa iyo, you better change your attitude in the way you listen to the messages, to the teachings of your pastor. Last na lang, ha? Verse 17. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance of the Lord will give you Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Kita nyo, palinaw ng palinaw. Habang iyong ina-acknowledge yung salita ng Diyos sa pinipreach ng pastor mo na hindi kanya kundi salita ng Diyos, palinaw ng palinaw ng palinaw ng palinaw ang revelations. The moment you access the now word, the accurate instructions from God in the life of His servant, He will take over and fight the battle on our behalf. All we need to do is to watch Him work, destroying our enemies. Mga kapatid, the Lord is talagang ipinako ako ng Diyos dito sa punto na ito. Let us change our attitude in listening to God's word. Just like in our, itong ating discipleship training, maybe you are hearing the word that I'm preaching to you many, many times. To the extent na yung iba sa inyo, parang hindi na nagwa-watch. You're losing your portion, ha? Encourage yung iba na hindi na nagwa-watch kasi mayroong magandang kasabihin ng Diyos. Because too much familiarity breeds contempt. Na para, ay, narinig ko na yan, alam ko na yan, yun ang sasabihin ulit. You better watch out with that kind of attitude.
change your attitude. That every time you listen to the Word of God, you listen to the man of God, hindi naman ang Diyos magsasayang ng panahon ng every Tuesday and Thursday, 8 p.m. para lamang magsayang siya ng panahon ng isang oras o isang oras mahigit para lamang sayangin ang panahon mo. Imposibleng gawin ng Diyos yun. Kaya ka ng Diyos ipinako ngayon sa akin at pinaupo ngayon sa aking pangangaral. Kasi mayroon siyang magandang sabihin. Isa ito, yung tamang attitude mo sa pagtanggap mo ng salita ng Diyos. Mahalaga pa ba sa'yo ang mga salita ng Diyos tuwing nakakarinig ka? O naghahanap ka na lang ng ma-share mo din sa iba kasi nagtuturo ka? O naghahanap ka lang ng mga makakapag-bless sa'yo? This kind of attitude na gusto lang ma-bless, gusto lang makakuha ng teaching, gusto lang maka, kumbaga, makakuha ng panibago, attitude ito ng mga immature. Kasi ang tunay at tamang attitude ng isang mananampalataya, every time nakikinig ng salita ng Diyos, ay palagi niyang wini-welcome ang salita ng Diyos para siya ay kinisin, para siya ay lihain, para siya ay i-refine. Hanggang isang araw, magiging vessel of honor, ready for the master's use. At pag ang Diyos nangangailangan, sinong aming ipadala? With boldness, sasabihin niya, here am I, send me. Mga kapatid, let us change our attitude in listening to God's word. Huwag nating ipagpalagay na familiar na tayo at alam na natin. Because the moment na ganyan na ang ating ugali, alam ko na yan, narinig ko paulit-ulit, magkabahan kayo. Because pag yan ang iyong attitude, sinasara mo na ang pintuan ng iyong kaisipan para tumanggap ng marami't malalim na karunungan at kapahayagan. But tonight, if you will change, get ready. Because the Lord will not just fill your cup, but He will allow it to overflow. With this, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na talagang ang oras natin ay limitado, pero I'll promise you by the grace of God that next, by Thursday, tapos na po natin ito. Napakarami, hindi ko po kasi pwedeng madaliin eh. Kasi mga kapahayagan ay kailangan himayin. So, pardon me mga kapatid, but on Thursday, the story of King Jehoshaphat, maging yung sa kanyang downfall. Pag-aralan natin kasi marami tayong makukuha doon. Pagpalain kayo lahat ng Diyos, mahal tayong lahat ng Panginoon. Kung tayo man po yung na-rebuke sa gabing ito, rebuke, rebuking, correcting, training, and teaching from God is a manifestation that He really loves us and He doesn't want us to continue living in a lawless life, living in a wrong dimension. Kailangan tayo mailipat sa right dimension in the spirit so that we can move and walk with God. Your table will never run out of food. There will always be food at your table. Wherever you go, whatever you do, the presence of God will be upon you and to your whole family. This is my prayer in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and King. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Shalom!